Okay, so for this video ay discuss natin yung history ng ating mga agricultural pest. And by the way po, this discussion is under po ng integrated pest management. Okay, and dun sa aking recent video is I think no need ko nang i-discuss class yung what is integrated pest management kasi may discussion tayo regarding that and para hindi tayo mahuli sa ating mga discussion. Okay. So, para hindi tayo mapahawa masyado, ayan, so discuss na natin. So, what is the history of the agricultural pest? So, late nung Egyptians po is nung period of 2470 to 2220 BC is meron na pong mga locust pests na nangyari way back. So, imagine po ninyo, ha, ganyang katagal na panahon pa. No? Is meron na palang agricultural pest. Kasi, way back nun, is nagpa-practice na talaga po nun ang food production. Okay, and syempre, yung mga tao nun, kumakain na. Ano? And during that time, syempre, yung agro-ecosystem is hindi lang naman tao ang nabubuhay na nun. Meron pa po nung mga insekto na, may hayop na nun. So, kailangan din lang kumain. So, during that time, is makikita natin na the existence of the agricultural pests is dati, noong-noon pa, historically basis. Ano? Okay, so ito po si Aristotle. So, hindi na po natin ganong anin niya kasi pwede niya pong basahin yan sa inyong mga bahay separately. So, a pest. So, ano po ba ang pest? So, yung peste po is, it is in any organism. Okay, judged by people as undesirable. Okay, so kung yung insekto na yan, halaman na yan, is merong masamang epektong ginagawa sa ating halamanan. Halimbawa, yung halaman is kagaw sa nutrients. Ah, weed ito. Peste ito sa aking halamanan. O yung hayop, kasi kalimitan baga kapag tayo ay nagtatanim is binabakuda natin. Bakit? Kasi para hindi siya masira nung ating mga hayop na gumalagala dyan. O therefore, yung mga ganong pangyayari is iniwasan natin na pestehin tayo nung mga halaman and hayop. And saka pala po, ang pagiging peste ng isang organism ay based on human perspective. Ano? Meaning, there is no such thing as pest. Bakit? Kasi tayo dito sa mundo, hindi lang naman tayo nabubuhay dito sa mundo. Tayo, perception natin mga tao na once na itong isang organism na ito is nakagugulo or nakagagambala or nakasisira sa ating halamanan or sa ibang aspeto pa aside from agriculture, ano, is peste sila. Okay, kasi kung halimbawa tayo ay napadpad, tayo ay, halimbawa tayo ay mga insekto naman, pwede nating i-declare na ang mga sangkatauhan ng mga tao na yan is mga peste. Bakit? Kasi pinapatay nila tayo. Okay? So, balik tayo sa pagiging tao. Tayong tao, pag tayo nagtatanim, kapag may naninira ng ating mga pananim, peste ang tawag nun. Okay? Pero mind nyo po na walang kinreate na peste. Okay? Kasi sa side ng ating mga magkakabilang mundo, kung tayo man nag-insecto is, kumakain lang naman tayo, baka tayo magiging peste. Diba? So, more likely, that is the people's perspective lang. No? Yung pagde-declare ng isang peste ay base lamang sa tao. Okay, ecologically speaking, so no organism is born a pest. It all depends on human perspective. Okay. So, nabanggit natin kanina, there is no such thing as pest. Kasi hindi lang naman tayong nagkukonsumo dito sa mundo. Okay. So, pest problems do not arise as a independent or isolated event. So, ang peste po, lagi silang namimeste in a form of groups. Bakit? Kasi kung iisa lang siya, pwede mo siyang tanggalin agad. Diba? Kasi hindi mo siya makukonsider mo siyang pest, pero very minimal yung kanyang na kokos na problema. So,
O kahit di mo nga pansinin yun eh, kasi may isa-isang dahon ng kanyang kinakain, di ba? Pero kailangan pa rin natin silang tanggalin. So the point here is, ang peste is nag-i-infest sila large groups. Hindi sila nag-iisa, lagi silang may kasama. Okay? And lastly, agricultural pest. Crop and pest daw po is a part of agro-ecosystem. So ito na yung binabanggit ko kanina, hindi lang po tayo yung namumuhay dito sa mundong ibabaw. Lahat po yung nagkukonsumo. Okay, so kung tayong tao, nagtanim tayo ng mga halaman na gustong-gusto ng ating mga insekto, saan tendency? Pupunta sila doon. Okay. So, kailangan natin tanggapin na may mga insekto, mga organisms talaga na kailangan din lang mag-consume para mabuhay. Okay, so, ang kailangan natin gawin is to deal with it. Paano ba natin sila makontrol? Paano ba natin sila ma-prevent na makapasok sa ating mga areas? So, yun lang po yung gawin natin. Kasi hindi natin sila talaga totally kayang burahin sa mundo. Talagang yung existence nila is naandyan lagi. Okay, so when we say insects, ito po yung mga related arthropods, mga invertebrates such as caterpillars, beetles, and mites that cause injury by feeding on plants and animals and by transmitting of pathogens. So yung word na pathogens, so later on po i-define natin yan. Pero yung pagiging insekto po, is hindi lang siya yung injury o nanginginain ng ating mga halaman. Siya din po yan yung mga nagtatransmit ng mga diseases, mga pathogens. Ano? Sa ating mga halaman. Kumbaga, meron mga pest transmission of diseases. Okay. May video na din tayo regarding yan. Okay, when we say nematodes, ito po yung mga microscopic, mga roundworms yan. Okay, so sana may picture ako dito para may pakita ko sa inyo. Pero hindi siya nakikita through the naked eye, dapat magagamit tayo ng microscope kasi napakaliliit nila. And most nematodes po ay nanginginain sa mga ugat. Okay, mostly po, pero hindi man nilimit talaga ang nematodes ay nanginginain o nag-i-infest talaga yan sa kabuuan ng ating mga halaman. Okay, so ito na po yung pathogens. So this is causing bacteria, fungi, viruses, and related organisms. Okay, so yung bacteria, fungi, and virus, magkakaiba po yan. Ha? May kanya-kanyang paliwanag ang bawat isa dyan. So, pero tandaan po ninyo, ang pathogens ay yung mga disease causing. Okay, yung mga nagsasanhi sa isang halaman, sa isang hayop, na magkaroon ng sakit. Okay. So, vertebrates, any native or introduced species, or vertebrate animal. Okay, so, ayan o. So, yan po yung meaning niya. Okay, so, agricultural pests include po yung mga weeds. Ayan. So, undesirable plants daw po yan that reduce crop yield and quality by competing for space, water, and nutrients. So, weed also may harbor crop-attacking insects and pathogens. Kasi class, when we say weeds, hindi lang tayo magpupuko sa damo. Ano? Kasi kalimitan kasi naririnig natin. Pag sabing damo, ay gamasin yan. Wala yung pakinabang. No. Most likely po ang mga damo is may ecological purpose din yan. Either for soil erosion, for vegetative purpose. Sa bioremediation, ginagamit yan yung pagre-restore ng nutrients. Ginagamit yan. So, therefore, hindi mo siya pwedeng basta sabihin na weeds. So, maaring perspektibo ng isang tao, halimbawa ako, wala siyang pakinabag sa akin, weeds siya para sa akin. Pero kung dito sa isang farmer na ginagamit pala siya for reducing soil erosion, and sa mga basig po, sa mga palayan, yung mga, kita niyo yung mga daanan doon, pinapatubuan talaga po nila ng damo yun. Bakit? Kasi para tumiba yung daanan nila. So, therefore, hindi siya weeds. May pakinabang siya. Okay, so, iba pang example is, halimbawa, nagtanim tayo ng tomato and may nagtubo na eggplant. Yung eggplant is a weed. Kasi hindi siya main crop eh. And therefore, hindi mo siya tinim doon. And during that time, hindi ka naman talaga nagpo-produce ng eggplant eh.
So therefore, yung during the production of your tomato is nakagagambala lang yung nag-iisang yung natumubo na eggplant. So kailangan natin tanggalin yun kasi weed siya. Okay, so kung nanghinayang ka doon, tanggalin mo, lipat mo sa ibang area, mag-produce ka ng eggplant production. Ganun lang po yun. So basically, huwag po nating ilimit ang weeds sa damo. So napakaraming halaman po niya na pwedeng maging certified na weeds. Okay, so what is an insect? So I believe na hindi po natin kailangan discuss to kasi alam na po ito lang karamihan. Basta ang weeds po is ito yung kanyang mga parts. Insects pala po, sorry. Basta mga insect po ito yung kanyang mga parts. And sa board exam yung class is laging lalabas to. Yung head, thorax, and abdomen na yan. Laging lalabas yan. So siguro, hindi ko na-require itong mga parts na to. Pero yung tatlong yun na lang ang inyong tandaan. Okay. Basta ang insects, either siya ay beneficial insect, non-beneficial insect, pwedeng carrier of diseases. Yan lang po inyong tandaan pagdating sa insect. Kasi hindi man tayo nag-major ng study of insects. Ma-focus lang tayo class sa kanilang infestation, sa pagiging peste nila or pagiging beneficial insect. Na. So, yung mga insekto po, sila po yung mga most diverse groups. Sila yung pinakamarami. So, imagine po niya, 1 million species described. Describe lang yan, hindi pa yung, paano yung mga hindi pa discovered, di ba? I believe kulang pa yung 1 million na yan. Kasi yan pa lang siguro yung discovered. Ayan, so representing more than half of all known organism. Yan po yung mga insekto. Kasama pa tayo dyan sa all known living organism na yan. And yet, 1 million na sila. Diba? So ibig sabihin, mas maraming insekto. Okay, sa insects po class is we have the two types. We have the beneficial or non-beneficial insect or can be considered as pest. Alright, so insects can be beneficial. So they can be pollinators, produce useful substances, or some act of biological control agents to control other pests. And pwede din po silang maging peste. Pero focus tayo sa kanilang pagiging beneficial, they serve as pollinators, yung mga bees. Ano ba yung produce useful substances? Yung honeybee. Ayan. So, pagiging biological control agent is nagiginain sila ng kapwa nila insekto. Which is peste sa atin. Okay. So, pagdating naman po sa non-beneficial insects, they are considered pests when they transmit diseases that damage structures. Ito, transmitting disease ang mga lamok. Diba? Damage structures, itong mga anay. And lastly, ito pong destroy agricultural pest. Ito pong mga fruit borers. Ayan. Kita po ninyo. And hindi lang po buko sa insekto yung agricultural pest ha. Pati sa plants and animals. Pasok din po yan. Okay, pagdating naman sa life cycle ng ating mga insekto, ito yung kanilang illustration. Ito po yung difference ng complete cycle and incomplete cycle. So, kindly search na lang po ng mga examples of insects na bilong sa nag-undergo ng complete and incomplete cycle. Okay, pagdating naman class sa insect classification, ay siguro basahin lang to ng on your own kasi medyo mahaba to. And ilagay ko lang siguro kung anong kahalagahan ng pag-identify ng mga insects classification. Ano? Halimbawa, itong Lepidoptera. No. Ang mga common yan is yung mga butterflies and moths. Okay, tandaan po ninyo yan. More likely, lahat po ng Lepidoptera is halos mga ganito. So, ang tendency po, ang kahalagahan kasi ng pag-identify ng mga ganyan is once na halimbawa ito ay peste, itong insektong to, and nakita mo halimbawa siya ay bilong sa Lepidoptera, yung ganitong measures is applicable dito sa ganitong insekto. So, more likely, sa lahat ng Lepidoptera, ay applicable siya, effective siya. Okay, so
gawa tayo ng measures na effective for all. Ano? Para sa kanila doon sa specific order na yan, sa classification na yan. Okay. E napakalaga class na nalalaman natin yung identification ng mga peste kasi. Peste and mga insects. Para nalalaman natin yung kanilang mga, kung meron ba silang ecological purpose or kung peste ba yan. Diba? So, nalalaman natin. So, medyo mahaba yun, no? Oh. So, you can read that on your own lang. Okay. Okay, dito tayo sa peste, mga pests. Insect pests of vegetables. So, meron tayong direct and indirect damage. Dun sa aking recent video is na-discuss ko to, pero ang kulang dun is wala siyang mga gantong pictures. Okay, so dito lang kayo magtingin. Na yung mga direct damage po is insect feed on different plant parts. Katulad ng mga leaves, fruits. Yan, direct nilang kinakain or pinipeste yung mga dahon, mga bunga, no? Pati yung stem kasama din, no? Pagdating naman sa indirect damage, yung mga vectors of important plant diseases, yung mga transmitters ng disease. Ano? Hindi man nila ikonsumo pero nagii-inject sila ng mga disease do sa halaman. So, ang tendency nagkakasakit yung halaman. Buti sana kung yung isang halaman lang inadadamay pa yung mga katabi. 'Di ba? So, yun yung indirect. So, pagdating naman po kala sa feeding groups, ito po yung mga example niya. We have the chewers, miners and borers, sucking, all the way to seed eaters. So, ito po yung mga examples niya. So, dito sa feeding groups or chewers, ay para dito tayo class mapahaba, is sinend ko to sa ating private wall. Ano? Makita po ninyo yung IPM Farm Tech, yung kanyang username, file name. Ayan, no? Feeding groups, mga borers. Ayan, mga sucking yung nag-i-inject. Ito, mga nag-i-inject na to, mga indirect damage yan. Okay. Okay, so dun muna siguro tayo. Dito. Ayan. Hanggang dito muna tayo sa portion na to. Ayan. So, kindly screenshot lang po nito dun sa ating yan po yung mga itsura. Ay, napakaganda kasi sa pag-aaral ng integrated pest management kapag may picture tayo nakikita. Mas natatandaan. Okay. Okay, so that's it for now on this video. And hopefully, meron po kayong natutunan. Okay, thank you.